Para, kumusta? Okay, ayos lang. Ikaw ba? Ayos. Para, welcome pala sa napakalaki kong studio na may konting kwarto. Oh, wala ka naman. Basta ikaw, Brad. Busog ba? Busog, sobra. Kumain pa lang kami ng pad thai tsaka sticky mango rice na nakasuya. Oo, oh, may sponsor tayo. Salamat, ha? Hindi, para, salamat. Pakilala ka, pare. Pakilala ka. Ah, ako nga pala si Harry Galsote. Ayun lang. Ayun lang masabi ko. Saan ka magaling sa atin? Sa ano ako, galing ako sa Makati. Galing ako sa Makati. 3 years pa lang ako dito nung 16. Tapos ngayon, nandito sa Inglaterra. Pangatlong, sabay pa nga tayo, di ba? 20 ka pa. Oo, kaka-3 years ko lang din nung sa araw. Ayos, so 3 years. Pero, magkaiba ang mundong tinatahak natin. Kasi ngayon, sa kanang ward manager. Ilang buwan na ba nakaraan nung nakuha mo yung post? Medyo matagal na, nung October pa, nung na-interview ako. Tapos, ayun, siguro, pinalad lang, sinwerte. Maswerte lang rin siguro sa trust na napuntahan. Kaya, ayun. Pero ano, para band 7 at nearly 3 years pa lang dito? Hindi, mag 2 years ka pa nung maigat kasi October pa eh. Oo. Siguro, maswerte, pero tingin ko lahat naman tayo kaya natin gawin yun eh. Siguro, naswertehan ko lang talaga. Pero bago tayo pumunta dun sa kung nasaan ka ngayon, paano ba yung experience mo sa Pinas? Anong area ka galing? Anong hospital or kahit anong syudad lang? Basta isang magandang hospital sa Pilipinas. Ayaw ka ng pangalanan ko anong hospital yon. Pero ang dati kong trabaho dati, nasa post-ICU ako. Parang step down ng ICU? Step down ICU. Medyo mahirap yung trabaho, pero ang dami ko natutunan doon. Pagkatapos ko noon, napunta pa ako sa psychiatry ward. Yung psychiatry ward noon, magandang experience. Yun, napadpad na rin dito sa wakas, napadpad sa Inglaterra. Tinanggap yung talento natin sa pag-aalaga ng pasyente, di ba? Ayun, Inglaterra, sinwerte, sa East London ako nagka-practice. Surgical naman ang na-handle ko. Ayun. Surgical? Tas, pero nung nag-umpisa ka dito, na-feel mo na ba na, wait lang, anong position mo sa Pinas? Dati, head nurse ka ba? Hindi ako head nurse. Yung ano staff lang nurse ako, na staff nurse lang ako, isang hamak na staff nurse na hirap mag-adjust. Naramdaman ko rin yung hirap mag-adjust na, kasi galing ang estudyante, tapos nasa malaking hospital ka, hirap rin kaya magtrabaho ng nang from student, magiging staff nurse ka. Ang hirap ng adjustment. Tapos, naging siguro senior staff nurse hanggang dun lang. Hindi ako naging head nurse. So, nag-umpisa ka dito, di mo inakalang in 3 years time, ward manager na ako. Ganun, goal natin. Hindi, wala sa yun. Wala sa pinangarap. Hindi ko pinangarap yun. Ang nasa isip ko lang lagi, ang swerte ko nakapunta ng Inglaterra. Parang ano na yun? Yun na yung blessing para sa akin. Parang Everest mo na yun, yung nasa UK ka na. No, Everest ko na yun na nasa UK na ako. Pero ang pinaka-Everest ko doon, yung pagkapasa ko ng OSCE. Oh! Pagkakuha ko ng lisensya doon, ang pinangako ko, ang pinagdasal ko, sinabi ko sa sa Panginoon ko na I appreciate ko to. Itong aalagaan ko tong trabaho to. Kasi ang hirap ng trabaho sa Pilipinas. Kaya sabi ko, kahit ano mangyari, hindi ko i-give up tong trabaho to, alagaan ko yung lisensya ko. Appreciate ko siya lagi. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin na kakapasa ko palang kahapon, na-appreciate ko pa rin siya. Kaya hanggang ngayon, kahit sabihin nila, ang pangit na ng ng estado ng buhay natin dito. Pero ako, appreciative pa din ako kasi galing ako sa hirap na buhay. Masaya na ako, nakakapag-provide sa pamilya, nakakapag-provide sa... Nasusunod lahat ng luho. Luho, tapos yung pamilya mo masaya. Oo, kasi sa hindi nakakaalam, luho po, meaning niya po, pareho kami ng hobby, camera gear. So, yun po yung luho namin. Hindi po droga. mas mahal siya actually ng pare kasi, alam mo na, yung mahal yung hobby natin. Oo, yung hobby kasi namin, puro camera. Ako, camera, lente. Oo, lente. Ang hirap. Buti na nga lang nahinto na ako doon. Para rin siyang droga. Saka-addicted sa kaka-upgrade eh. Oo, puro upgrade. Pero ngayon, kahit pa paano,
Libangan na lang po siya. Pero yun nga, sabi mo nga, yung luho mo, afford mo. Afford mo yung luho mo. Sa ngayon, afford ka naman. Pero kailangan mo ng control. Pantanan. May end point din. Oh, may end point na kasi tumatanda na tayo. Kailangan na natin mag-mature. Hindi puro ganito kasi kailangan mo rin isipin kung ano mangyayari sa'yo sa kinabukasan. Kung saan ka pupulutin kasi malay mo, hindi maganda yung mangyayari sa'yo. Kahit paano, handa ka. Anong punto ba? Punto ba nung along ng karir mo nung bago tayo nag-7? Ano muna? Band 5? Anong band 5 ako? Masayang-masaya ako. Mga ilang, tagal ka ba ng band 5? Matagal din. Ano, mahigit isang taon din niya. Oh, mahigit isang taon din. Tapos akyat ka na ng, ano, band 6? Band 6. Yung band 5 ko, actually, medyo pangit yung ano. Kasi ang dami namin sa cohort, tapos nagkaka-designation na kung saan ka mapupunta. Oo nga, hiwa-hiwalay na. Nung sinabi ko na yung ward ko na dito mapupunta, ang sabi sa akin ng ano, ng guro, yan yung pinaka-busiest na area na mapunta. Surgical ka ba nun? Surgical, oo. Oh. Tapos parang sa isip ko, ay, parang minalas yata o ganyan-ganyan. Pero sinwerte pala ako, kasi napuntaan kong ward, lahat ng sister or lahat ng band 6, ang sisipag. Ang hirap ng trabaho, ang busy ng lugar, pero lahat ng mga sisters or lahat ng staff nurses doon, parang bumubuo ng racetrack sa ward na kung saan ang gumagalaw, pare. Ay, sa hindi pala nakakaalam pa sa terms, sister po, charge nurse po yun. So parang head nurse, kumbaga sa Pinas. Hindi siya yung manager ng area, pero siya yung nagmamanage ng shift. Siya yung nagmamanage ng shift. Oo. Parang head nurse. Ano, iba-ibang lahi na lahat, isa lang ang goal, isa lang ang determination, ang sipag, na kung saan gusto lang nila alagaan yung pasyente. At ang number one principle nila, ayaw nila makakita ng pasyenteng may pain. Kaya lahat sila naikot, ang bilis magbigay ng gamot kasi yun talaga ang dapat gawin para komportable yung pasyente. Doon pa lang sa punto na yun, sabi ko ganito ang gusto ko maging nurse. Yan. So, una pa lang pala may inspiration, may influence ka na galing sa kanila, no? Oo. 5 ka pa lang, band 5 ka pa lang. Band 5 ako, yun yung prinsipyo na sinusundan ko. Pero yung prinsipyo ko rin dati sa magandang hospital na napuntahan ko, ina-apply ko din na kung saan tingin ko makakatulong din sa hospital. So, nung nag-band 5 ako, may make sure ko lahat ng pasyente ko kung komportable, kailangan mo silang kausapin, kasi pag di mo sila kinakausap, kadalasan reklamo abutin mo. Oh, syempre. Kasi anxious sila sa'yo eh. Reklamo ng pasyente, reklamo ng pamilya, reklamo ng kabilang pasyente. Oo, nako, sinabi mo pa. Buti na lang, ayun nga, maganda yung gabay ko, natulungan ako na maayos ang trust ko. Although, medyo busy, pero nandun yun eh. Parte ng trabaho natin yun eh. Pati sabi ko nga sa'yo, na-appreciate ko yung pagkapasa ko sa OSCE. Basta humihinga, laban lang. Yun. Mm-mm. Pero sabi mo nga para sa Pinas, hanggang staff nurse ka. Oo. Tapos, syempre, kung ako yun, staff nurse ako, di ko isipin na nasa ibang bansa na ako kung saan medyo mas advanced ang nursing. Hindi ko isipin na kaya bang band 6 dito kung sa bansa ako nga hindi ko na kaya mag-head nurse. So paano nangyari naging sa iska? Ano ba yung nasa utak mo para rin? Para sa totoo lang talaga, hindi ko pinangarap maging band 6 eh. Diba ano nga eh, sabi ko nga sa'yo, maipasa ko lang yung OSCE. Masaya happy na ako. Sa pinangako ko sa taas na ano, alagaan ko yung lisensya ko. Na ito kasi ano eh, hindi ko naman utang na loob sa bansang ito yung ano, or sa trabaho ko yung na-achieve ko. Pero ikaw yun, pinaghirapan mo yun. Pinaghirapan mo yun, pero parang naging na-appreciating ba ko, naging na-appreciate ko sa bansang ito na kahit papano nare-recognize tayo. Kasi aminin na natin ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Yung kung paano tayong tratuhin, ganun. Alam mo yan. Paano yung sahod natin. Dito, yung sahod natin, hindi man ng ganong kalaki yan kasi 'di ba may mga wages strike tayo ngayon. Pero na-appreciate ko siya kasi ano eh, nakaka-provide ka sa pamilya, ka sa luho mo. Pero yun nga, ang sabi ko, laging pumapasok ako, laging may tulog, laging ano, alert, handa kang pumasok kasi sabi ko nga sa iyo, inaalaga ako yung trabaho ko. Umabot na ako sa punto na
mahal na mahal ko yung trabaho ko, na-appreciate na ano lang, nakikitaan ka lang ng galing siguro ng boss mo, ng ward manager or ng mga sister mo. Tapos ayun, may opening, job opening, sabi, tinanong ako ng boss ko, gusto mo bang makuha yung band 6 na position? Sabi ko sa kanila, boss, nakakatakot, sabi niya ganun. Tapos binulungan lang niya ako magkano yung sahod ng band 6. Eh ako naman, kapit pa tayo yung pare. Ha? Ako naman, kaya tayo, huwag na tayo maging ano, hipokrito na nandito tayo para sa pera, di ba? Oo, syempre. Malamang. Kaya ang ginawa ko, sige boss, pag-apply ako. De yun, boss, ano ba yung mga interview? Ano ba yung tanongin? Tulungan mo naman ako, ganun. Na natuwa lang ako kasi nung tinawag ako sa office, kala ko may interview na ganun. Yung pala, hindi pala uso ang interview during ng COVID time. Ibibigay ko na lang sa yung trabaho, kinausap ako ng matron, kinausap ako ng ward manager. Sa'yo na yung trabaho, Harry. Hindi, wala nang interview, kilala ka namin, sa'yo na yung trabaho. Binigay na sa akin. Secondment yun ta, secondment. Oo, syempre. Tapos, nag-open ng permanent. Nung pag-open ng permanent, may interview. Pero alam mo yan, hindi na ako nag-ano, hindi ako nag-aral. Kasi parang sabi ko, kapag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Oh. Kung hindi ka nila gusto, ginawa mo na ang second min. Kapag hindi ka nila gusto, edi okay lang sa akin. Kasi band 5 ka pa rin, pagbalik mo eh. May sahod ka pa rin. Hindi sasama ang loob ko, hindi yung magtatampo. Bagkos, magtutuloy pa rin ako kasi mahal ko yung trabaho. Tuloy pa rin, laban pa rin. Kaya yun, naging band 6. Sinwerte naman. Pero para ibang usapan din yung band 6, tsaka, 5, 6, malaking pinagkaiba din. Mm-hmm. Pre, band 6 to band 7, pag-usapan natin to. Ilang buwan kang taon? Or ano, nag-6? 8 buwan. 8 months lang ako, ano, formality na nag-band 6. From permanent, ah. Permanent band 6 to band 7. Wala bang ano, pare? Nung unang-una nung na-promote ko to band 6, wala ka bang na-feel na resistance galing sa staff na nagda-doubt na, I mean, parang kini-question na bakit si Harry? Ay, wala naman. Kasi parang pamilya kami sa ward eh. Alam mo yun, isa lang ang goal namin. Lahat hardworking, kahit anong lahi, lahat masipag. Basta, ang rulings lang namin, kapag may isang na nawawala sa landas, kailangan kausapin, reprimand naman. Although minsan may mga gaspang, hindi mo maiwasan, nagkakaiyakan, ganyan. Pero at the end of the day, meron pa rin talagang ano, tao na takin ka talaga ng buong grupo hanggang sa magsipag ka. Alam yan ng mga katrabaho ko na naghahatakan kami, meron na malapit sumuko pero ngayon nandito pa din. Kasi iba pa rin ang suporta ng ano, isa't isa. Ano, ang ward namin, maganda ang suporta. Kasi busy kami. Kami na talaga pinaka-busy. Yung iba kong mga katrabaho, nalipat na ibang ward, sabi nila, Ari, bakit ganun? Ang busy ng ward natin sa kanila, hindi. Sabi ko, hindi, masipag lang siguro talaga. Naalala ko kasi, yung dati kong trust, yung katabi naming ward, surgical ward. Oo. Pag sumisilip ako, kasi busy na, feeling ko kasi sobrang kami ng pinaka sinuklubo ng langit at lupa na sobrang busy. Pero pag sumisilip ako sa katabi, sa kabila, surgical ka ng ward, ay, pareha kami busy din sa pass na muna. Wala kang makikitang nakaupo. Wala, bawal, pre. Kasi pag umupo ka ng konti, may backlog ka na agad. Wala kang nakikitang kaupo. Laging ano, nagtutulak ng kama papunta sa theater. Ganun kadalasan ang ward. Tapos kadalasan, mababakante lang yung kama. Ano lang yan, isang oras lang bakante. Tapos ayun. Admission na agad. Admission ka agad, sabi ko sa'yo. Wala pang discharge, may pangalan na yung kama, pare. Ganun. Ganun po yung pressure sa NHS na hindi ko na kaya. Kaya bilib ako sa mga taong tumatanggap ng pressure. Kasi nagsaisa ko ng ilang buwan, oo, na ano, sabi ko, okay, sige, subukan ko lang. Nagustuhan ko, syempre, medyo malaki din yung difference ng sahod galing 5. Mm-hmm. Pero yung mental health ko, boy, pare, ano, hindi ko kinakaya. So naisip ko, okay, hindi siya para sa akin. It's a good job, it's a decent job, it's a good role actually. Sobrang fulfilling niya, pero it's not for everyone. So nag-decide ako na hindi siya para sa akin. So bintawan ko siya, problema ko 5, mas happy ako ngayon. And doon naman yun eh, kung asan ka mas masaya, doon ka. Pero pare sa'yo, hindi ka tumigil sa basics eh.
nag-advance ka pa to band 7. Kwento mo naman. Actually, hindi ko talaga pinangarap rin yung 7. Kaso, alam mo yun, yung boss mo, sabi kailangan may mag-step up, ganyan-ganyan. Eh, meron rin akong isang kuya sa ward. Sabi ko, kuya, ikaw na lang kasi ikaw pinaka-qualify, senior. Sabi niya, ari, tapos na ako sa ganyan. Sabi niya sa akin ganun, umabot na siya sa punto ng buhay na kailangan, komportable na siya sa 6. Tapos sabi niya sa akin, hari, kapag iba ang nag-apply dyan at hindi taga-loob ng ward, masisira yung culture natin. Na which is pinahalagaan ko talaga. Kasi yung values ng ward namin ang ganda. Ang tulungan yung teamwork nandoon na. Sabi sa akin, kapag yan, ibang ward ang pumasok dito, o ibang tao ang pumasok dito, masisira tayo. Aalis ako. Sabi sa akin ng kuya ko. Sabi ko dito, parang mahirap yun ah. Kasi lahat kami mawawalan ng ano, mawawala sa mga comfort zone namin. Yung confidence, mawawala. Sabi ko, kailangan ko na mag-step up. Sige, kukunin ko siya. Di nung nag-apply ako ganyan, sabi sa akin boss ko, sige, apply ka, ito yung gagawin, ganyan-ganyan. Ayun, marami rin naman nag-apply, pero kahit pa paano, siguro nagustuhan rin ako ng mga nasa taas. Kinuha ako. Pero hindi ganun kadali na yung pangalan na Band 7, maganda. Pero ang trabaho sobrang bigat. Umabot ako sa first week na hindi ka makatulog kasi ang daming demand sa'yo na minsan na hindi mo kayang gampanan. Pero buti na lang yung mga boss mo, yung mga band success mo or yung mga staff mo, nandyan yung suporta sa'yo. Kasi hirap magtrabaho kapag kahit isa sa kanila walang sumusuporta sa'yo. Buti lahat sila sumusuporta sa akin. Kaya ito, lumalaban. Maganda yung ward, pinagmamalaki yung co-ward ko. Siyempre. Nabanggit mo comfort zone, no? Darating yung panahon no, na it doesn't matter kung gaano ka toxic, ka hectic, ka busy yung lugar, pwede mo pa rin siya matawag na comfort zone. Kung yun na yung programa ng katawan mo, no? Yun na yung comfort zone mo eh. Kahit gaano ka toxic, ka busy. Na parang ironic lang na eto yung comfort zone. Sabi mo, sobrang busy. Ito yung comfort zone ko. Parang pwede palang parehong busy para sa'yo pero comfort zone mo. Tama, Brad. Yun yung word mo eh. No? Tama, Brad. Kapag kami nakaupo o hindi busy, wala kami sa comfort zone namin. Kung nanonood itong mga ka-staff ko, siguro magtatawanan sila. Kasi lagi na lang, nakangiti na lang yung mga staff ko kapag sobrang busy, sobrang daming gagawin, may pauwi na ganito, may admission na ganito, may portrait na ganito. Makangiti lang yung mga staff ko. Hindi sila nagre-reklamo, kundi takbuhan lang. Focus! Naka-focus sila! Hindi mo sila makikita sa mga nurse station kasi nandun sila tumutulong sa pasyente. Pati ang ganda ng prinsipyo nila sa mga pasyente, ayaw nilang nakikita na may sakit yung pasyente or in pain kadalasan, ano yan, huwaan ka agad na mga gamot para sa pasyente. Basta ang pain, mahalaga sa surgical ward. Hanggat maaari komportable. Pain control talaga, no? May biruan pa nga kami sa ward eh, na kapag yung pasyente, binibigyan mo lagi ng painkiller at ano, free of pain. Kapag yan, umuwi, may chocolate ka. Biruan lang yun. French plates. Biruan lang yun. Joke lang yan. Sana lang. Joke lang po yan. Joke lang. So, ano ba parang ano? Kasi, syempre, sobrang may pagka-mysterious ng Band 7. Ano bang mga, para sa experience mo, ano mga malaking issue na you had to troubleshoot? Mahirap dyan para yung ano eh, yung plan ng mga nasa itaas ng kung ano yung mga boss mo, kung paano mo i-implement sa work. Ay, oo, no. Madalas, kadalasan, ang makukuha mo resistance. Ang magandang halimbawa dyan, yung transition, kunwari, hindi naman nangyari sa ward, sana hindi mangyari sa ward ko, na sasabihin, hindi na tayo surgical ward, magiging medical ward na tayo dyan. Pupusta ako, maraming resistance yan. Maraming magre-resign sa'yo, ganyan. Tingin ko yun yung pinakamahirap na... May nangyari palang ganun pare? May mga nangyari. Sa trust namin, may nangyari mga ganun. Nag-iibang... Hindi lang sa trust namin. COVID brand. Marami. Ang dami ganun. Yung iba na-dissolve. Wala kang choice. Kailangan mong sumunod. Pero dahil nga, Pilipino tayo, magaling tayo mag-adjust.
Tapos, siyempre, trabaho pa rin eh. May kikitain pa rin naman tayong pera. Kaya, para sa akin, ano, ayun yung pinaka ma, ano, pinaka mahirap na adjustment or magiging problema ng Band 7 kapag yung direct orders at ask kailangan mo pa yun. No, kasi, ano ka rin eh. Oh, Band 7 ka, kunyari, boss ka kunyari ng work. Pero may boss ka pa rin eh. May sinusunod ka pa rin linya eh, no? Oo, kasi ang dami mong iniisip dyan. Kasi may mga audits. Pag Band 7 kasi kadalasan, puro audits ang kailangan mong gawin. IPC, infection control na po. Sabi ko sa'yo, Diyos ko po. Nandyan pa yung mga survey. Nandyan pa yung pharmacy audit. Oo. CQC pa, Brad. Yan. Sabi ko sa'yo, yung quality, sabi ko sa'yo, nako, kailangan mo ayusin yung trabaho mo. Kung mahal mo yung trabaho mo, ayusin mo yung ward mo. Oo. Ayun. Pero, so far naman masaya. Masaya ang sinasahod, syempre. Pero, nakaka-adjust naman. Eh, pare, paano kung sometimes may gustong policy na i-implement ang nakakataas na para sa'yo hindi tama, hindi angkop? May choice ka ba na ibalik sa kanila, i-question to, or wala kang choice kasi napag-desisyonan na you just have to implement? Pwede mong yun, no? Pwede mong i-challenge, pwede mong itanong. Pero pwede ka rin hanapin yung idea kung bakit nila ginawa yun. Kunwari, meron dito, may mga policy, naka-cut off kayo ng healthcare assistance award. Ah, okay. Gusto mong tanongin bakit na bawasan ka ng allocation ng healthcare assistance. Minsan, kailangan mong intindihin yung finances na wala ng finance para dun sa ganung allocation. Kailangan mo nalang mag-cope up. Kailangan mo kailangan mo mag-adjust. Kaya nga sinasabi ko, kailangan na lang natin magtulong-tulungan. Siguro dahil nabawasan tayo ng isa, pero it doesn't mean na mababawasan rin yung quality of care natin. Siguro ang kailangan natin gawin, i-improve natin yung yung teamwork natin. So far naman, maganda pa naman yung ward namin ngayon. Na nakaka-survive. Mapagmamayabang pa naman yung maganda ward ko. May ano na ba pare? May naging issue na ba na hindi mo pa nahahanapan ng paraan para i-resolve? Ito yung mga tanong kasi syempre, troubleshooting ka eh, manager ka eh. May issue naman na hindi mo talaga mahanapan ng sagot. Meron at meron talagang mga issue na hindi mo masasagot kagad on the spot. Meron mga issue na kailangan mo oras. Eto may sabihin mong, we'll get back to you. Mga ganon yung mga... We'll get back to you. CR muna ako habang nag-iisip muna ako. Iisip muna ako. Ano bang gagawin? Pero kadalasan yung mga ganyang issue, meron mga buwan katulad ng mga pressure ulcer, grade 3 ulcer. Root cause analysis, RCA ka pa. Hanggang nga ngayon, may iniisip pa akong root cause analysis eh. So, asakit na lang ulo mo, pero kailangan mo gawin eh. At some point, ito na lang siguro ilalagay mo sa isipan mo. Nangyari na eh. Tapos na. Ano kailangan mo gawin? Kailangan mo na lang gawa ng paraan. Ang purpose ng RCA ay hindi para pahirapan ka. Siguro masyado lang positive. Hindi para pahirapan ka. Kung hindi, mangyari ulit to. Para hindi na mangyari ulit sa ibang pasyente. Yun ang titingnan ko sa root cause analysis. Ginagawa ko siya hindi para pahirapan ako. Ginagawa ko siya para rin sa ward ko na hindi na mangyari sa ward ko. Tapos, may coroners. Coroners case. Yung coroners case, wala ka naman magagawa yun. Kailangan mo mag-spectate kung ano nangyari. Pagdasal mo na lang, hindi ka involved. Sana na lang maaayos na kagad yung problema. Yung coroners pala, yun pala yung parang may kaso. Mm. Yung kaso na nangyari, na umabot na sa korte, na kailangan na solusyonan. Pero yun, so far naman, nakasasolban ko naman. Sobrang bigat na yan. Parang, matinding problema na yan. So far naman, hindi lang naman kasi ward manager yung nagkakaproblema. Doon may mga din. Nandiyan rin siyempre yung mga divisional manager. Pero sa kanila na yun, gagabaya ka naman ng mga nasa itaas, hindi ka naman nila ilalaglag. Tutulungan ka rin. Eto pare, para sa hindi nakakaalam, pag kunyari staff nurse ka, night shift ka, or weekend, pag gumawa ka ng datex, magpa-prompt ng email yan sa mga manager. Eto tanong ko pare, pag day off ka ba? Pag nasa bed ka ba? Pag na-receive ka ba ang datex pare? Binubuksan mo ba? Binubuksan mo, Brad? Siyempre, chismoso tayo eh. Ano nangyari? Sino naman kaya?
Kasi ano eh, kahit sabi mo may access yung band 6 or yung band 7 ng ano, ng Datix. Nandoon yung information. Ang problema, hindi mo alam kung sinong pasyente. Kilala mo sino nag-report, hindi mo alam kung sinong pasyente. Kasi wala man sa Datix kasi. Oh, bakit nalaglag na naman to? Mga ganun isipan. Kasi mo, sino ba duty ngayon? Oo, ganun. Sino ang duty mo? Mapapabukas ka na naman ng rota. Sino ba duty mo? Tatawagan mo. Sino kaya? Eh, dahil chismoso ka, syempre. Anong nangyari? Mga ganun. Pero so far naman, yung mga ano ko, yung mga kasamahan ko, magagaling, marunong silang mag-solve ng Datix. Sila rin nagsasolve. Pero minsan ako na lang din. Ang ginagawa ko kasi, kapag may oras ako na lang gumagawa. Yung dati ko kasi manager, hanggat maaari, hindi na binibigay sa amin yung Datix. Kapag may Datix, siya na sumasagot. Mm-hmm. Ayoko na rin ibigay na burden kasi sa band 6 yun kasi busy na ang band 6. Okay. Para sa akin, pinaka-busy na trabaho ang band 6. Uh-huh. Kailangan kong pag-aanin. Ako na lang gagawa kaysa sila. Mahal na mahal ko band 6 ko eh. Uh-huh. Kasi nasa harap sila eh. Ah, Diyos ko. Tapos, pag pansin mo na band 5 ka, tapos pag yung uniform mo nag-iba na, pag may pumapasok, sayo agad ang diretso eh. Ay, so, nako. Tanong, parang, parang umabot na sa punto na sabi ko, pwede bang band 5 lang uniform ko? Ako na mag-charge. Parang feeling kasi nila na alam mong lahat kasi nakaibang yung iba. Oo. Para kang magnet. Lahat sila mahabol sa'yo. Ikaw na tumatakbo. Mawawala ka na sa ward. Ano ka muna? Toilet ka muna 5 minutes. Ano na? Pakapal mo lang utok. Yung masakit, bro. Paglabas mo ng toilet, takabaw sila sa labas. May pila na pala. Mga doktor, mga konsulta. Magtatanong ng blood results. Pwede mo namang i-open yun eh, dok. Ay, then. So far naman, di naman kami natanongan ng blood results. Kasi minsan, may access naman kagad sila. Oo, online naman na ngayon sa trust niyo. Ang ano lang, ang kadalasan lang na natatanong sa amin ng mga manggagamot, pa-insert naman na kanila. Siguro dahil mga Pilipino, magagaling mag-insert ng kanila. Kaya puro kami-kami na lang rin ang i-insert. Although, according to hospital policy pa rin, syempre. Ang band 6 ako, marami kang off kasi ilang yung duty mo, 12 hours. 12 hours, kadalasan 3 to 4 days ka lang yung duty. Tapos yung 3 days, kadalasan nasa gym ka. Nasa labas ka, nasa galaan ka, nagpo-photograph ka. Kasi ang libangan ko sa kapag walang ginagawa, photography, pati picture editing. Minsan, Mobile Legends. Ay, hindi, madalas pala Mobile Legends. Pero ngayong band 7, sasabi ko sa'yo, ang minsan kong duty 4, madalas 5, ilan lang ang araw na off ka, dalawang araw. Yung dalawang araw na yun, nag-iisip ko pa sa mga report na gagawin mo sa Lunes. Kasi yung Lunes, ang daming report na mabasahin. Ang hirap mag-cope up, pero nilagay ko na yung sarili ko na pag Monday to Friday, yung 3 o'clock na uwi mo or 5 o'clock na uwi mo, mag-gym ka pa rin. Kailangan mag-gym. Kasi hindi ka pa pwedeng umuwi na stress. Hindi ka makakatulog. Hindi ka makakatulog. So, ngayon, ini-integrate ko pa rin yung sarili ko sa gym. Pati ito, kahit na paano, sumasali ng photography. Sayang yung ano. Pag may tumatawag, tapos may hindi kong kausap ng band 6 ko na side team, no, admission na naman. Ang sobrang daming galit sa side team na para bang kasalanan nila. Ipaliwanag mo sa kanila kung ano pa talaga ang trabaho ng side team. At bakit kakampi mo sila? Hindi nila kasalanan ang ginagawa nila. Yung site ba? Site manager ba pinabanggitan natin? Actually, tama ka eh. Umabot na rin ako sa punto na inis ako sa kanila. Oo, diba? Pero kasi kailangan mo intindihin saan nanggagaling yung ano, yung pressure ng site team. Mararanasan mo din na minsan walang pressure sa site team kung wala rin silang pressure. Okay. Tandaan na lang natin na hindi sila ganun kung walang nangyayari sa baba. Ang A&E natin, ang emergency department natin, sobrang busy. Eh, lalo na sa'yo. Guys, hospital, St. Thomas, di ko ma-imagine. Sa hospital kasi namin, umabot na sa corridor, nabibusy na kami. Sabi ko sa'yo, hanggat may kama, kailangan mayroon. Merong space yung pasyente. Meron na rin kaming policy na kailangan na namin tumanggap ng pasyente as plus one sa gitna ng bay. Kailangan. Sa gitna ng bay? Gitna ng bay. Kasi di ba ang capacity namin sa bay, 4. Apat. Pero kailangan namin ng panglima. Sa gitna ng bay? Sa
actually, ginagawa namin ng space. Dapat sa gitna, pero nilalagay namin sa gilid. Tapos naglalagay ka ng oxygen. Lalagay kami, na, hindi kami tumatanggap ng ano, may oxygen requirement. Okay. Nilalagyan namin ng harang para may confidentiality. Ganito na kami tumanggap. Nangyari, hindi pa? Nangyayari. Currently, nangyayari. Nangyayari yun. Naiintindihan ko para saan yun. Kasi kailangan namin tulungan yung mga pasyente sa baba. Oo naman. Hanggat kami, sinasabi ko pa rin sa mga tao ko o sa mga kasama namin, mag-discharge tayo. Lahat ng mga pepetin natin, i-discharge. I-discharge natin. Kuha mga pasyente sa baba. Kasi ito na lang isipin natin, nagbabayad sila ng taxes nila na kung saan ang taxes na yun para sa healthcare nila. Deserve ba ng mga matatanda na nasa hallway sila? Oo, no? Na wala nang dignidad pare, no? Wala nang dignidad. Isa o more than one day silang nasa ano, nasa A&E. Kaya ako, as a surgical department, surgical department kasi may ano yan eh, may punto na come and go ang pasyente. Kasi for pre-op, post-op. Uh-huh. Magpa-uwi tayo na magpa-uwi para mas marami tayo natutulungan ng pasyente. Oo nga, no? Oo. Yun yung mind. Pag yung mindset mo kasi nag-iba, kasi bago ka pa lang, yung alam mo pa lang pagod eh. Mm-hmm. Yun yung pa nakikita kung saan ba lang nagagalit yung mga tao tayo nung bantay ako. Yung naalala ko, admission na naman, OBS na naman, admission pack na naman. Tapos nung nag-size ako, dun ko na nakikita kung saan nagagalit yung mga pasyente ko na, you know, like, nasa A&E itong mga ito eh. Nasa AMU, nasa kung saan lupalot lang galing, ilang araw na ito sa A&E. Wala silang pupuntahan kung di ang mga wards. Mga, so, doon ko na na-realize na pag may discharge ako, may mas matutulungan na naman ako. You know, like, it takes time before mo ma-realize yun. Kasi, aminado ako nung bandpipe ako. Sa totoo lang, hanggat maaari ayoko magpa-uwi ng pasyente. Kasi mapapagod lang ako. Oo, kasi mag-a-admit ka naman. Mag-a-admit ka. Ganun yung mindset ko lang. Oh, pero, nung nagsais ako, nagbago yung mindset ko. Actually, nagsais ko, medyo ganun pa din eh. Pero, konte. Pero nung in the latter part, nung buwababa ako sa A&E, nakikita ko kung gaano kagulo sa baba. Kaya sabi ko, kailangan mo magpa-uwi. Alam ko na kung saan nanggagaling yung mga discharge coordinator, yung bed manager, site manager. Alam ko na kung ano nararanasan nila, mad respect sa kanila. Hindi ko kaya. Tapos, pag site manager ka, dapat ang kapal ng balat mo eh. Kasi, madaming magagalit sa'yo. Magkareklamo mo na para bang, bakit feeling nyo ba gusto ko na dito yung mga pasyente? Bakit para kasalanan namin, no? Kasalanan ko mong madaming ano, pila sa ENE, oh. Napakalaga kasi malaman na hindi kaaway ang site managers, eh. Oo. Bagkos sila pa nga tumutulong sa atin sa gabi. Kunwari, may mga gulo sa gabi, walang sino mo tumutulong sa'yo? Site manager, di ba? Diba? Site manager ang nagtatroubleshoot sa gabi. Pero it takes time kasi para ma-realize mo, eh. Oo. Napaka-importante na. Sa mga nanonood, kakampi po natin ng site manager. Hindi po natin kaaway. Hindi po kaaway yun. Tapos yung ibang ward, huwag niyong awayin. Kasi, kapag inaway niya sila, mahirapan kayo mag-handover, guys. Kapag may mga transfer, huwag kayo mag-away. Dapat maging mabait kayo sa ward. Tsaka utang na loob naman pag mag-handover kayo. Gawin niyo muna yung... Anyway. Pwede naman maging lenient, guys. Pero ang handover lang, kailangan malinis, smooth. Minsan kasi pangit yung handover ko kasi minsan kulang sa information. Tapos kailangan tapos mo yung body map. Basta malinis ang handover mo, malinis rin sila mag-handover sa'yo. Maganda yung communication ng sa'yo. Mahirap kaaway yung neighbor, pare. Wala ka dapat kaaway. Dapat lahat friends mo sila. Kasi kapag may kaaway ka, naku, sabi ko sa'yo, parang ayaw umabot na ako sa punto na yung pasyente. Kailangan mo i-transfer sa ibang ward. Ang ginawa ko, pwede bang pa-uwi na lang natin yung pasyente? Dok, baka naman... Baka pwede lang oral antibiotic yan. Pa-uwi na lang natin. Ayaw mag-transfer na lang. Okay. Ano, masakit sa ulo yan. Sabi ko gano'n. Okay, utos mo sa iba. joke lang yun. Joke lang. Pero umabot tayo sa mga punto na kailangan lahat smooth. Daming problema. Dami kong nakita ang bagong insight sa hospital sa Pagbabad 7.
Maraming salamat, pare. Saan ka ba nila mahanap? Ano bang social media mo? Nasaan ka ba? Instagram, Facebook, or? Brad, actually, naka-private lang naman yung ano ko eh, yung Instagram at yung Facebook. Ah, hindi ka ba nila? Hindi, pero pwede naman nila follow sa mga pictures ko. Mga libangan ko lang naman. HG16. EPCHG16. Libangan ko lang yun. Nasa screen niyo po ngayon, ang sample shots niya, tsaka handle niya sa Instagram. I-follow niyo po. Napaka-galing ang photographer po ng kalit. Libangan ko lang yan, guys. Happy lang yan. Pero kung gusto niya nang magpa-picture, sabihan niya naman po. Ano, racket. Tsaka, libre lang yun. Ang sobrang mahal lang lento niya. So, ipalo niya. Nung magamit naman. Maraming salamat, pare. So, nakakatuwa. First ko na guest na Band 7. Tapos, magkasabay lang kami, ha. Band 7 siya, Band 5 ako. So, kita mo yung progreso niya. Swerte lang yun, guys. Maswerte lang. Pero siguro, kailangan nila magsumikap. Ang akin lang, hindi ko siya pinangarap. Pero kailangan mo lang i-appreciate yung mga bagay sa paligid mo. Na-appreciate ko hanggang ngayon. Hanggang ngayon sa interview na to, na-appreciate ko pa rin na pumasa sa Oscar. Grabe naman yung appreciate. Ang sobrang ingrato ko kasi kinakalimutan ko. Kailangan kong i-refresh yung sarili ko na maging more appreciative, no? Kasi dun tayo nagsimula sa Oscar, no? Dito na tayo. Mga maliliit na bagay, kailangan mo i-appreciate to. Sobrang positive, pare. Ayos, ayos. Dapat yun lang. Maraming salamat. Ang Harry Styles ng... Kalbo. Hindi, ano ba? Johnny Sinsip. Bastos. Maraming salamat sa inyo, guys, sa panood sa bagong video at hanggang sa next episode. Kasi Alroy. Kasi Harry. Maraming salamat. Panoorin nyo lang, guys. Thank you. Ayos. Salamat, pare. Salamat. Solid.